Hello guys, welcome back to my channel. Ngayon po ay gagawa tayo ng mango grahams with Iren cheese, syempre condensed milk, chia seeds para mas healthy, of course dahil grahams, mango grahams, kailangan natin ng grahams crackers and crushed grahams. At syempre, kailangan ng hinog na mangga. Ah guys, kaya ako gagawa nito ngayon dahil matagal na po ako nagki-crave ng mango grahams kaysa naman bibili sa online or kung saan sa ang tindahan, masyadong mahal. So, umpisahan na po natin ang napaka-healthy na mango grahams with cheese, chia seeds, and condensed milk. Abangan! So, lalagyan na po natin ng cowbell condensada. Ayun. Yan, nakalatag na po ang ating grahams with sliced mango. Buburan na natin or bubuhusan na natin ng condensed milk. At syempre, dahil grahams, dahil mango grahams po ito, bubudburan na po natin ng crushed grahams. Ayan guys, crushed grahams. Budburan natin ng konti. Ayan, sarap nito. Napadami. Napadami natin ng konti. At lalagyan ulit natin ng grahams crackers. Graham crackers. Sa ibabaw uli. Yan. Yung hindi pantay, guys. Ayusin lang natin. Ayusin lang natin dahil hindi pantay. Ayan. Siguraduhin po malinis ang kamay natin. Ang sarap nito mamaya. Ilagay ko sa fridge or freezer ng refrigerator. Actually, nandito ako sa work ngayon, kaya sinasamantala ko ang paggawa ng grahams dahil may refrigerator kami dito na wala namang halos laman. So, ayan. Magtatapinis pa tayo dyan ng panibagong slice ng mangga. We'll be right back. So, lagyan ulit natin ng condensed milk by cowbell condensada. Ayan na guys, malapot na condensed milk. May naalala ba kayo dito sa malapot na to? Joke lang, kayo nang bahala. Sorry sa mga hindi nakagets kung ano malapot na malagkit ang pumulandit, and I thank you. Next is bawat slice ng mangga na to, ilalagay natin one by one. So, yan. Simpleng grahams lang po ito dahil halos ako lang naman kakain nito sa work. Kung syempre, alokin ko rin yung dalawang katrabaho ko dito na kasama ko ngayon bilang night shift. Kung ayaw naman nila, bahala sila. Kasi may baon naman sila gabi-gabi eh. Ayan, simpleng slice lang po. Dahil hindi na kailangang artihan. Ako lang naman ang kakain. Last na toppings ng manggan natin to. Kasi dalawang pisngi lang po ito or isang buo. Yung pinakabuto niya, yung nakagitna, nilagay ko sa fridge. Para papakin ko mamaya. Ayan guys, siguraduhin lang malinis ang inyong kamay bago gumawa ng kahit anong pagkain, lalo na sa ganito. Ayan, almost done na tayo. Ikakalat lang natin ng konti. Ayan, nipisan lang ng konti kung kinakailangan. Pwedeng kutsilyo or kutsara ang gagamitin. Sumuti na natin. Ayan.
Next step natin is lalagyan uli natin ng grahams powder or crushed grahams. Ayan guys. Dahan-dahan. Pinabahala kung gaano karami. Yan. Takpan lahat ng crushed grahams. Ikakalat natin para magpantay. Ayan. Sarap tingnan guys. Kulay brown na kulay yellow mamaya. Hindi pa tapos yan. So, lagyan ulit natin ng kondensada. Kunti na lang muna. Baka masyadong matamis. Ayoko na masyadong matamis. Kondensada. At lagyan ulit natin ng graham crackers. Ayan, sarap nito. Kahit isaw-saw mo lang sa kape or ipapares mo sa kape, sarap niya. Nagkakape ako kanina, ito ang kapartner ko. Ayan, napakatipid. Matipid siya sa grahams dahil tama lang yung haba niya kasya sa tupperware na ginamit ko. Yan. So, kondensada uli. Hindi ko na siya ginamitan ng all-purpose. Ano ba yun? Yung all-purpose cream ba yun? Na dapat kasali dito sa grahams na kadalasan natin ginagamit. Kondensado lang talaga ang ginamit ko. At saka may twist siya. Dahil choice ko to, ang twist ko ay lagyan ng Eden cheese at saka chia seeds. Good for the health. Ayan. May calcium, magnesium, phosphorus, ang fiber, protein, at manganese, at marami pang iba. So, abangan! So, hindi pa tayo tapos guys. Lagyan ulit natin ng graham powder or crushed grahams. Kunti na lang muna. Kunti-kunti lang. Para may magamit pa tayo sa susunod na mga araw. Kasi ang bala ko next time is avocado grahams. At may kunting twist na naman yun. Lagyan ko na naman ulit ng chia seeds at mga kung ano-ano pa. So guys, para mas masarap at mas healthy ang grahams natin, lalagyan ko siya ng slices of cheese by Eden Cheese. So, ito na guys. Nalagyan na natin siya ng slices of Eden cheese. Kahit anong brand ng cheese, basta gusto nyo or paborito nyo, kilala nyo na, yan. Maghiwa lang kayo ng kahit gaano karami. Kung cheese lover kayo, damihan nyo na. Hindi ako masyadong fanatic ng cheese. Pero itong natira to, medyo marami pa. Halos kalahati ng box. Ay, 1/4 na lang pala. Ubusin ko na. Kasi, para mas healthy at mas malinamnam. Mas masarap. Sarap talaga nito guys. Na-imagine ko na yung ano niya. Na-imagine ko na yung lasa niya. Kasi, lalagyan pa natin to ng chia seeds na good for the health, good for the heart, at good for the body. Ayan, ang sarap nito. May matamis na, cheesy pa, at milky-milky dahil may kondensada. I'm sure kahit walang all-purpose cream,
na kadalas ang pinapartner dito pag ginagawa to, masarap pa rin siya kasi yung kondensada pampasarap na yan eh. Hindi ko na kailangan gumamit pa ng all-purpose cream. Ayan. Ang sarap nito, guys. So, pahabol lang natin, guys, ang crushed grahams or grahams powder sa gilid-gilid. Kasi masyadong bakante sa gilid-gilid. Ayan. Tanggalin natin to. Gawin natin toppings mamaya. So, iwasan natin. Masyadong makapal. Panipisan natin. Next is kondensada uli. Ayan. Sa ibabaw ng cheese, ilalagay. Next, guys. Next is chia seeds. Lagyan po natin ng mga 2 kutsara. Ayan, ganyan lang. Isang kutsara na lang nalagay natin. Yan. Sarap. So ayan, guys, almost done na po ang ating mango grahams with chia seeds and cheese. Ilalagay na po natin siya sa freezer para mas masarap at lumamig at tumigas. So, please subscribe my channel as Romsky in your area. Please don't forget to subscribe my channel and hit the notification bell. Please like and share. Thank you so much.